Hi guys! Welcome back again to my channel. Again, this is Francis Glenn Pidic. And for today, folks, ako sana kayong bigyan na ng aking update para sa aking Petunia project. Yes, guys! So again, after a year, ito na naman po tayo ngayon. Mag-uumpisa na naman po tayo sa ating Petunia project. And alam ko po naman na po excited po sa inyo dyan na umpisahan ko na naman ang aking Petunia project dahil nakita nyo naman po last year, talagang bonggang-bongga yung mga petunia ko. And for those of you na bago po sa aking channel na hindi nyo yung po nasaksihan yung aking mga petunia last year, let me post some of the photos now. So yun po yung mga picture ng aking mga petunia na napalago last year. And I think that was my second year na mag-alaga ng petunia sa aming garden. But this year, since lockdown pa po ngayon dito ngayon sa New Zealand, especially dito sa Auckland, parang siyang conversion ng GCQ, yung pinakamataas na level ng lockdown sa Philippines. Ganun ang level ngayon ng lockdown dito sa Auckland. Dahil nagkaroon po kami ng Delta outbreak sa community, unfortunately. So it's been like almost a month na, and ngayon sarado yung mga plant shop na usually pinupuntahan ko during this time of the year. So hindi ako makabili ng mga petunia, hindi ko kayo ma-tour, pero hopefully pag back to normal na ulit, i-tour ko kayo sa mga plant shop na kung saan nabibili ng mga petunia para naman makita ninyo. Kasi last year I was talking to Proven Winners Facebook, and they mentioned na magkakaroon daw sila ng bagong launch ng mga variety, bagong variety dito sa New Zealand. So I'm excited for that actually. I'm so looking forward to that one kasi lang naka-lockdown. But for the meantime, pumunta ako ng grocery shop somewhere dito sa New Zealand, and may nakita akong petunia seeds. So for this vlog, I'm going to show you guys kung paano mag-sow ng ating mga petunia seeds. I've never done this one before here in New Zealand, but I definitely done this petunia seed sowing sa Pilipinas. Kasi when I was young, my dad used to bring some petunia seeds overseas kasi nag-abroad din yung father ko nung bata pa ako. Ang dami kong kinukwento. Charot. Anyway, so guys, I'm going to show you na kung ano yung mga nabili kong petunia seeds. Hindi naman siya ganun karami, pero meron din ako biniling ibang seeds. And aside from that, inumpisahan ko rin pala yung aking petunia cuttings for this year. I think on my previous vlog na mention ko na inumpisahan ko na yung cuttings, which I think it was 2 weeks or 3 weeks ago. And ipapakita ko na rin po sa inyo yung resulta ng aking mga cuttings. And for those of you guys who are interested to see also how to propagate petunia through cuttings, I also have my video about that one. So I'm going to post the title. And if you haven't subscribed to my channel yet, please hit the subscribe button na po para mapanood nyo rin po yung petunia cuttings propagation ko na inumpisahan ko last year. And for sure, marami po kayong mapupulot na lesson doon dahil effective po talaga dahil naparami ko doon yung petunia ko. And marami rin po, I believe, na gumawa noon sa Pilipinas na sinunod yung mga advice ko dun sa petunia propagation ko. And hopefully, magkaroon din po kayo ng success sa mga petunia ninyo kung balak nyo siyang paramihin through cuttings. And I'm not going to keep you waiting for so long, guys, na. And let's get started! Ito na po yun, guys. So, iba't ibang klase pala yung mga binili kong seeds recently. So, ayan. Finally, ito yung petunia. So, umpisan ko muna. Meron akong biniling alyssum. Gusto ko rin itong alyssum kasi look at that. Para siyang snow. Maliliit na bulaklak. Pero kumpol-kumpol. Meron ako dito na nito sa aming garden. Pakita ko sa inyo. Tika na ako madapa. Ano ba yan? So, ayan. Ayan ang actual na halaman ng alyssum. So, ito yan. May buto rin ako niyan. So, I have like how many seeds ay mag-focus nito ah. 1,250. So meron tayong 1,250 na seeds ng alyssum. So ayan po siya in person. Tapos meron din akong lobelia. So ito yung lobelia. Meron din akong seeds niyan. Ipakita ko rin sa inyo. Balik tayo sa loob ng bahay namin. Sorry. Ang dami kong project kasi bumili ako nitong ang tawag dito, planter, kasi balak naming
taniman doon sa itatayo naming deck sa bandang side na yon. So tinanggal ko na yung mga shrubs doon and papatayuan namin ang deck doon. Tapos napabili na ako in advance ito dahil mura yung benta sa akin ito. So dalawa yung kinuha ko. 2 meters long na ano yan, na planter. So next year balak kong taniman ng mga tulips yan. So abangan niyo yan ha, guys. Abangan niyo next year. O di ba? Ang aga ng aking pagpa-promote. And yan. So ito yung lobelia, guys. So ito naman mas dark blue yung color nito compared to the ones that I just showed you guys. And syempre kailangan ko na magtanim ng konting gulay dito and mahilig ako sa coriander. So ito, magtatanim din ako nitong coriander sa aming munting hardin. And finally, ang pinakaabangan ninyong lahat, ayan na po ang aking petunia. Ito ang ating petunia seeds na meron tayong 400 seeds in total. So ito po ang aking itatanim for this time. Pero bibili pa rin po ako ng aking mga super tunia for this year once na malit na po yung ating lockdown. And tingnan natin, ay mag-focus. So ito po, 10 to 14 days yung sowing time. So, hindi sowing time, yung seedlings to sprout to emerge. And yan. So, ito po ang ating mga itatanim for today. And of course, bibigyan ko rin po kayo ng update kung anong nangyari dun sa aking mga petunia cuttings na inumpisahan like 2-3 weeks ago din. Okay guys, so I have some petunias in here, petunia cuttings that I think I did like 2 weeks ago. And now I'm just about to check if there are some roots now. If there are some roots, then I can start to transfer these petunias somewhere else, maybe in another pot. But first, let me have a look first. Oh yeah, so as you can see guys, I can see some roots in here now. So this petunia can be transferred now in another pot. So that's what I'm going to do. Okay guys, so here is the second one. So as you can see, it has lots of roots already. So now I can transfer it to the other pots in here. And I have some more left in here. So let's just transfer this one here. And put some soil in here. So I'm just trying my luck at this time. As mentioned, I should not be transferring my petunia at this time of the day because it's a bit warm, but anyway, let's just make sure that this cutting will not be exposed to direct sunlight. That's actually the most important thing if you want to transfer any plants at this time of the day. Just make sure that it won't get any direct sunlight so that it's not gonna wilt. Because that's the problem, you know, when it's hot, plants tend to easily wilt when it's exposed to so much heat. So I just want to make sure that it's not gonna get dehydrated as well. So there you go. And it seems okay now. And let me just move it in here as well. And yeah, so I'm just gonna continue doing this, and once it's finished, I'm gonna show it to you guys. Okay, so in here guys, I'm just showing you another cutting project that I'm starting in here. So I just dip this petunia cuttings in the hormone, root hormone, and just gonna put it there. So it's another set of petunia cuttings that I'm doing in here. I think this is the silverberry petunia. So it also survived the winter, luckily. So I was able to get like
4 cuttings from the mother plant, and hopefully mag-survive po siya. Okay, so let's go back inside our house again to plant the petunia seeds. Okay guys, so let me get those containers now where I'm going to sow my petunias. There you go guys. So ito yung aking sowing pot. So it's like a food, it's actually a food container, but I just find it a really nice container to sow any plants in here. As you can see, guys, it's deep enough, I think, para lagyan ng mga seed raising mix. So what I'm going to do now is, yeah, I have 4 of this. Kunin ko muna tong aking portulaca. I have some more actually here, guys. Some seeds that I have planted, but these are different mixes. So this is cottage garden mix. So ito yung mga flowers na in-expect ko from these seedlings. But anyway, let's get this one. Okay guys, so here we are. Bago ko umpisahan yung pag-sow ng mga petunias tsaka ng ibang mga seeds, gagawa muna ako ng mga label. So isusulat ko lang sa tape na to. So ito yung unahin natin ang petunia. Of course, this is the main thing. Para lang hindi ako malito kung alin yung mga halaman na nandito. Next yung coriander. And next yung alyssum. And next yung ating lobelia. So there you go. Ayan na po ang ating mga label. So lagay natin dito. Petunia. Para hindi tayo malito kung alin yung mga halaman na pinagtatanim ko. Next, ang ating coriander. So, lagyan natin ang label. Basa siya. Maambo na kasi. And next, ang ating alyssum. Lagay lang natin dyan ang mga pangalan ng mga seeds na ating itatanim. And finally, ang ating napakagandang lobelia. So, yan. So, ngayon guys, ang next na step na gagawin natin is buksan na natin ang mga seeds. So, gupitin natin to. So, ano ba yan? Hindi ko siya nabuksan ng bonggang-bongga. Ulitin natin. There you go. So, ang seeds, ang petunia seeds is nandito. Pero, yun muna natin yan. And buksan natin ng ating, ito pa sila, alam ko yun, no? Binuksan para alam natin kung ilan yung seeds. So, itong coriander, it has 100 seeds. Yung petunia, 400 seeds daw. So, huwag natin paghalu-haluin. Buksan ko lang para ready na siya. Itong lobelia, bongga, 2,000 sa isang pakete. Pero tingnan natin kung ilan lang ang magsusurvive. Hindi natin sure. And itong alyssum, bongga rin itong alyssum eh. 1,250. So, ayan. Binuksan lang natin para ready lang natin. So, ito nga dito, 400 seeds. Okay. So, next step, guys, is maglalagay na tayo ng ating seed raising mix. So, unahin natin ang ating petunia, which is this one. So, guys,
Nagtataka kayo bakit nagsi-seed raising mix pa ako kung bakit hindi ko na lang itanim sa ano to, sa lupa diretso. So kasi guys, para sa akin, kung gusto niyo talagang mag ano, kung gusto niyo talagang karirin yung pagtatanim ng mga seeds, I would suggest you na gumamit kayo ng seed raising mix or anything na para sa mga seeds. Kasi para sa akin na, based on my experience, mas magagarantee mo yung possibility na mabuhay yung mga seeds kesa itanim nyo lang siya sa ordinaryong lupa. Yun lang naman yung aking ano, yung aking opinion base sa aking experience. Kasi katulad nito, yung seed raising mix na to, meron na siyang wetting agent to help water soak in quickly and evenly. Tapos meron siyang ano, meron pa siyang tinatawag na microbes to stimulate plant growth. So pakiramdam ko, ito talaga yung main thing sa ano seed raising mix na talagang makakatulong para mag-sprout, para bumongga yung ano ninyo, mga buto, para tumubo talaga siya. So, yun lang naman ang aking piece of advice for now. Kung magtatanim kayo ng kahit anong halaman from seeds, gumamit kayo ng ano, ng seed raising mix. Hindi naman to siguro ganun kamahal sa Pilipinas, I think. Para ano, kung gusto niyo lang naman mag-invest sa talagang pagpapatubo ng mga petunia ninyo. Lalo na, ang dami ko nakikitang gusto magtanim ng petunia through seeds. Kung bumili kayo ng, kung may pambili kayo ng seeds, for sure may pambili kayo ng ano, ng seed raising mix. So, mag-invest na rin kayo para mas malaki yung chances of winning, sabi nga nila, diba? Chances of growing your seeds, diba? Na talagang maging successful yung pagpapatubo nyo ng mga buto. And yeah, so far nga, sa aking experience, sa naipakita ko naman sa inyo a while ago, yung mga seeds na itinanim ko, talagang nabuhay din. And just to give you an example, ito yung mga cornflower. If you remember guys, nung nagtanim ako ng aking mga dahlias, mayroon din akong ibang mga seeds na itinanim and included doon yung cornflower. So ito na yung cornflower. Ngayon na-transfer ko na sila sa kanya-kanilang mga pots. So ayan, wala nang akong paglagyan eh, kasi halos lahat nabuhay eh. Konti lang yung namatay, guys, to be honest. Konti lang yung ano, masabi kong casualty ng aking pagtatanim through seeds. So yeah, talagang malaking ano, malaking tulong na na-discover ko tong seed raising mix. So ayan guys. So ang next thing, medyo babasain ko lang to. I-sprayan ko lang to. I-sprayan ko lang tong aking seed raising mix ng konting tubig. So, isprayan lang natin ng water. So, umpisa natin itong petunia. So, just ano lang, make sure na moist. Hindi naman soaking wet. Kasi nga, napansin nyo guys, wala itong butas. Kasi hindi pa naman malulunod yung seeds dito. Kailangan ng seeds kasi ng moisture. So, kokoberan ko pa yan. So, just make sure na ilalagay niyo yung tamang seeds, guys, ha. Hindi yung gumawa kayo ng label tapos ibang seeds yung nilagay ninyo. So, ito ang petunia. Medyo malabo yung P. Ayan. Petunia. So, ngayon, buksan natin yung pakete ng petunia. Ito siya. And alam niyo naman siguro kung ano itsura ng petunia seeds, di ba, guys? So, ayan na siya. Pero sige, ilagay ko na rin sa aking kamay yung mga maliliit na seeds. Ayan guys. Kita niyo naman, ang liliit talaga ng mga seeds ng petunia.
Pero sige, ipunla na natin. Ayan. Ayan ang seeds, guys. So, yun na ba yun? Todo na ba yun? Parang konti ah. Meron pa sa loob. Meron pa sa loob na naiwan. Ayan. Medyo marami-rami pa. So, ibuhos na natin dito. Subside na to. Yan. So, yan ang ating... Yan ang ating petunia. So, done sa petunia. Set aside natin muna si petunia. And ang in-next natin is ang ating gulay, ang coriander. So, again guys, spray-spray lang muna. Just to make sure na moist tong ating seed dressing mix. Yan. So, itong coriander, medyo malaki yung buto nito eh. So, buksan natin ang kanyang paket. Eh, may mga petunia seeds pa ako dito. Sayang naman to. Ayan, wala na. Wala na akong petunia seeds sa aking kamay. So, ngayon naman, ang ating coriander. So, itong coriander, pag nakita ko yung coriander na nasa lalagyan na ng bote, halos parehas lang naman dito eh. Ayan siya. Maamoy dito yung mabango rin to. So, ayan. Itanim lang natin ito. Lagyan lang natin dito sa ano. Sana hindi ito masyadong dry. So, buhayin lang natin. Kasi mahilig kami sa coriander. Lalo pag niluto kami ng mga Indian food, mahilig na kasi ako, mahilig na ako ngayon sa Indian food. Talaga na-appreciate ko yung Indian food. Maraming, lagi silang gumagamit din ng coriander. Kaya eto. Mayroon pang naiwan na isa. Ayaw magpalaglag. Talaga nga naman. Ayun, nalaglag na siya. So, ayan. So, medyo i-distribute lang natin. Kasi, obviously, nakikita nyo na medyo nagsiksikan sila sa isang lugar. Ayan. Exciting, guys. So, sabi nila, 12 to 14 days lang ang waiting time. So, yan ang ating coriander. Basta spray natin ng konti. Pati yung petunia. Okay. So, yan na siya, guys. Next, tungo tayo sa ating alyssum. Ang alyssum naman ang ating basain. Alyssum tray. Okay, perfect. So, again guys, ito ang ating alyssum. And mukhang malalaki din ang buto nito, pero to be honest, di pa ako nakita ng buto nito sa personal eh. Kasi pag bumibili ko nito, laging seedlings yung mga tubo na medyo namulaklak. Oh, ito ang alyssum. Ayan ang buto niya, guys. Medyo brown. So, 1,250 na seeds ang meron dito. My God. Mananawa ako sa alyssum. So, sana mag-survive siya. Gusto ko yung alyssum. Maganda siyang accent. Pang fillers and kung anik-anik pa sa garden. Isuksok mo sa kung saan-saan. Babagay siya kahit saan.
ang dami niya, in fairness, guys. Parang magsisiksikan talaga to. Pero siyempre, hindi natin alam kung ilan din ang magsusurvive dito, di ba? Ay, may transfer sa isang, ano, naku, baka malito ko. Oh guys, nakita niyo na kung ano yung mali. Dapat, hindi ko pinapatong sa ibang, ano. Para hindi kayo malito kung alin yung tutubo. So anyway, obvious naman na brown to. Tsaka, since, ano naman na din kasi, pamilya na rin ako sa kung ano yung tsura ng alisum pag tumubo. So, it should not be a problem to me. Pero, ingat na lang din next time guys kung ganito yung gagawin ninyo. Make sure na hindi matatapon sa ibang pot yung sa ibang seedling tray yung ano nyo, mga buto ninyo. So, isperyan lang natin ng konti para medyo mabasa rin ng konti si alyssum seeds. Okay, there you go. Ayan. And finally, ito yung lobelia tray natin. And medyo ipatag ko lang. Ipatag lang natin ng konti ang ating seed potting mix. And then medyo basain na natin. Okay, perfect. And now ito na ang ating lobelia. Hindi pa ako nakakita ng lobelia seed kasi, oh my god, 2,000 seed. Siguro masyadong maliit to. So, tingnan natin. Anong itsura ng, meron pa akong lobelia seed. Tingnan natin kung ano itsura. Ah, sorry. Alisong pala yun. Ah, napakaliit guys. Sobrang liit. Sobrang liit. Mas maliit pa sa petunia. So, ayan. So, ngayon, paano ko tatanggalin sa kamay ko? Medyo basa yung kamay ko. Push natin na lang ng ganito. Medyo, ano siya, marami guys. At madali siyang dumikit sa kamay niyo kapag basa ang kamay niyo. Anyway. Ayan. Idediretso ko na sa ganito guys. Madami siya guys. In fairness. Sobrang liliit. Sobrang liliit ng mga buto. So, ingat lang talaga. Meron pa rin sa loob. Dami pa rin, oh. Sayang. Medyo anihin ko lang yung kamay ko. Sundutin ko na lang. So yan ang ating lobelia. Na bonggang-bongga. Ang daming boto. Maliit lang. Sobrang liit lang talaga. Okay guys. So there you have it. Naumpisa na natin ang pagtatanim ng ating mga buto, ng mga petunia, ng alyssum, ng lobelia, and ng ating coriander. So, ang bibigay sa inyong update guys, next is kapag meron na tayong nakikitang mga tumutubong usbong or shoots sa mga buto na ipinunla natin. Alright guys, I think that would be all for now. And again, thank you very much for watching this video. And ang gagawin ko next here is I'm just going to cover this one and just put it inside our house. Just to, you know, keep it moist. And yeah, I think that's it. So thank you very much for watching this video guys. And if you haven't subscribed to my channel yet, please hit that subscribe button now if you want to follow this journey. Tungkol sa pagtatanim ng ating petunia, coriander, alyssum, and lobelias. And thank you very much again guys, and I will see you on my next one.
Bye.